Nanindigan ng company Mayor Junjun Binay na muli silang aapela sa Court of Appeals matapos ang panibagong suspension order na inihain laban sa kanya ng ombudsman. Katulad yan ang kanyang ginawa tatlong buwan na nakalilipas. Nang una siyang ipinasuspinde dahil naman sa overpriced din umanong Makati City Hall Building 2. May news to go si Sandra Ginaldo. Nakatanggap ako ng impormasyon na muling sususpindin. Wala pang anunsyo ang ombudsman. Inunahan na ito ni Makati Mayor Junjun Binay. Isususpindi raw siya muli ng ombudsman. Ayon sa kanya, may alam dito si Pangulong Noynoy Aquino. Mas malinaw pa sa sikat ng araw na alam ng ating Pangulo kung anong nangyayari dito. E pinagmamayabang po ng isang kilalang negosyante na napakalapit to kay Secretary Mar Rojas na sa loob ng 2 linggo ay masususpindi na po ako. Pagkailang minuto lang, inanunsyo nga ng ombudsman sa isang tweet ang preventive suspension laban kay Binay at 14 na iba pa. Kaugnay sa mahigit 800 milyong pisong sobra umanong gastos sa pagpapatayo ng Makati Science High School. Bago niyan, sinampahan ng reklamong plunder ni Attorney Renato Bundal si Mayor Binay at amang si Vice President Jejomar Binay, pero hindi sakop ang Vice Presidente sa suspension order. Kami po ay ministerial lang ang function ng mga local chief executive. Hindi po kami kasama dun sa pagbibidding po. Ang pinasasagot po kami is more on the procurement law. Wala naman pong allegations of overpricing po dito. Inihain man ang suspension order alas 11 ng umaga ng mga kinatawan ng ombudsman, hindi ito tinanggap ng mga tauhan ng Office of the Mayor. Isinara pa nga bandang hapon ang mga pintuan ng City Hall habang tuloy ang pagbabantay ng mga taga-suporta ni Mayor. Dumating din ang Vice Presidente. Ang pamahalaan ngayon, pinakikita na yung talagang kulay nila. Gagamitin ang karahasan, pananakot, pangungutya, laban ko dun sa mga nagsasabing mali ang kanilang ginagawa. Kukwestiyonin daw ng mga Binay ang suspension sa Court of Appeals. Tulad yan ang ginawa nila sa naunang suspension kaugnay sa umano'y overpricing ng Makati City Hall Building 2. Di natuloy ang suspension dahil sa TRO ng Court of Appeals. Di ba ako alis dito? Natanggap na raw ng Department of Interior and Local Government o DILG ang suspension. So pinaubayan na lang natin sa DILG NCR, sa regional office ng DILG, na siya naman ang SOP ng DILG sakaling may mga order tulad nito. Sa ngayon, wala pa naman daw nakikipag-ugnayan kay Makati Vice Mayor Kid Peña mula sa DILG. Pero sabi niya, kung kinakailangan ako ng mga kinukulan na naayon sa batas, I will gladly follow it. Sandra Aguinaldo, GMA News.